episode 1 and 2, nalaman natin ang ilan sa mga tamang paggamit ng structure upang mapalakas at maging mabisa ang inyong chin punch at non-chin punch. At ngayon, titingnan naman natin kung paano naman natin i-deliver ang dalawang ito sa isang sitwasyon. Hi guys, this is Jason Navarra, lead instructor ng WK Survival Tactics Philippines na founded and under by Grandmaster Jomo Resurrection from Rome, Italy. In today's episode, we are going to tackle some use of chin punch and chin punch na naging episode natin sa Wing Chun Lab last episode 1 and 2. In last episode, itinuro ko kung paano gamitin yung chin punch at kung ano ba ang maitutulong niya pag ginagamit natin siya. Kung maaalala nyo, sinabi ko doon na ang chin punch is a attack and defense na pwede nating magamit sa laban. Ngayon, marami magtatanong paano magiging defense ang attack. So, ipapakita namin sa inyo yung practicality ng gamit ng chin punch sa Wing Chun. So, una, no, mag-face kami. So, imagine, ito yung opponent mo, no? So, sinasabi ko lagi sa student ko na ang chin punch ay pwedeng maging anti-jab or anti-straight. So, anti-jab straight. So, paano nangyayari yun? So, dahil sa drive ng chin punch, which is vertical at the same time nasa center line, napoprotektahan nito lahat ng pwedeng maging atake ng opponent mo dito sa gitna. Okay? So, when you're doing the chin punch, okay? So, hindi lang siya basta attack, no? So, umatak pa, and at the same time, you are protected from any counter-attack ng opponent mo. Okay? So, pag nag-jab siya, no? Pag ni-use ko yung same punch na gagawin niya, magkakatamaan lang kami. Kasi nagkakadaan lang. Okay? So, kunwari, nag-jab, boom! Okay? So, kung sino yung mahaba, siya yung panalo. Pero, worst case scenario nga, nagkakaroon ng tamaan. Pareha. So, iniingatan na natin na ma-hit tayo ng kalaban natin. Okay? So, ang problema doon, kung mas malakas yung dating niya, knockout ka. Okay? So, madalas natin makita yan sa mga fight, sa mga ring fight na napapanood natin sa TV and sa mga street fight rin. Ngayon, paano natin gagawin na ma-redirect yung jab niya using the chin punch? Kaya natin masasabi na kayang i-redirect ng chin punch yung jab because pag nag-chin punch tayo, nakadepensa, buong depensa natin sa gitna. Okay? Hindi nawawala. Kung magkasalubong man kami, nag-jab siya at binatungan ko siya ng chin punch, ito yung mangyayari. Jab. Boom. So, isa pa. Jab. Boom. So, isa pa. Jump. Boom. So, kung nakikita mo, no, nakikita nyo, ako yung pumapasok sa kanya. No, nagkakaroon ng clashing dito sa gitna na nagkakos ng redirection ng force ng punch niya. Pero, ang punch ko is tumutuloy sa kanya, papasok. So, mag-hit ako sa kanya. So, safe ako dun sa ginawa niyang punch. Now, paano naman ang nangyayari kung si straight naman siya? So, si straight naman, so, ganun din ang nangyayari. So, sasalubungin mo lang siya ng chin punch, no, kahit na hindi ko umalis sa pwesto mo, ikaw pa rin ang makakapasok. So, like this, oh. Boom! Isa pa? Boom! Isa pa? Boom! Ngayon, bakit nagkakaganon?
So ulitin ko, no, when I punch, no, I protected the center line, okay, which is yun yung direction ng punch ng opponent mo pag nag-jab and straight siya, no? Pag nag-jab straight siya, napoprotektahan ko na yung center line ko bago pumasok yung attack niya. Kaya nagkakaroon ng clashing kami sa gitna, nagre-redirect yung force niya at ako yung pumapasok doon sa kanya para makahit. No, lamang ka na kaagad, no? Wala ka pang ginawa, hindi mo sinalag, tumatak ka lang. Okay? So, para mas maintindihan, may konting slow motion. So, sa slow motion, like this, oh, nakita nyo, nagka-clashing sila sa gitna. Okay? Ngayon, pag nag-clashing niya sa gitna, ang nangyayari niyan, etong arms niya, nagre-redirect siya papunta dun. Okay? Tapos ako ngayon yung nakakapasok. Okay? Ako ngayon yung nakaka-hit sa kanya. Okay? So magandang ano, magandang technique na ituro ito. Okay? Mas magiging worse sa kanya once na nag-jab siya na yumuyo ko. Okay? Kung nag-jab siya na yumuyo ko, mas magiging worse sa kanya kasi mas mabilis yung epekto ng pagtama sa kanya na chun pag shoot. Kasi siya na yun lumalapit sa'yo. Boom! Wala ka pang ginawa. Okay? So, ngayon, ang tanong, paano pag jab straight ang ibinato? So, same pa rin, no? Pag jab straight ang binato, so jab and straight. Pag jab straight ang binato, same pa rin. Ikaw pa rin yung lamang, no? So, jab and straight, ikaw pa rin yung lamang. So, wala kang talo pag ginamit mo yung jab and straight. Okay? So, ang kailangan lang is confident na magagawa mo siya kasi dahil nga yung sa iba, matatakot nga naman sumabay kasi nga baka matamaan. So, ang kailangan mo lang is magtiwala ka dun sa technique at dun sa system na tinuturo namin sa'yo. Mataas ang chance na hindi ka tatamaan. Okay, kahit na maliit ka pa ng reaction. Ibig sabihin, kunwari, naka-jab na siya, papasok na, kahit maliit ka, makukuha mo pa rin na i-redirect yan sa ibang direction para ikaw pa rin ang makapasok sa kalaban mo, sa opponent mo. So, kunwari, nag-jab na siya. Yan, nag-jab na siya, no? Kung makikita nyo, jab. Nalilate ako. Pero, kaya ko pa rin siyang ikunin para ma-redirect yung jab niya. Okay, jab. Sit. So, nakikita nyo yun. Nalilate ako. So, basta keep training lang, practice lang para mabuo yung confidence nyo na gamitin siya sa fight. Okay guys, no? Ito, no? Ituturo ko naman sa inyo yung tamang pag-entry ng chun punch sa suntok na against the straight or jaw. Magustuhan nyo yung lesson ngayon. Pasensya na kasi medyo hindi pa tayo sanay humarap sa camera kaya medyo nabubuli pa. Pero kung hindi nyo po naintindihan, pwede nyo po akong tawagan or i-chat sa Messenger sa Facebook para magpaturo ng personal. Okay? So, sa Manila area, just message me. Sa Laguna area, nandun ngayon ang GM namin na si Bloodmaster Joel Resurrection, which is founder ng Wing Chun Kung Fu, WKA, Wing Chun Kung Fu Room. So, naka-vacation siya, kaya pagkakataon nyo na magpaturo dyan sa mga taga Laguna. So, I hope makita-kita tayo sa training after the quarantine. No, makita namin kayo sa training namin. So, welcome kayo na mag-train sa amin. Okay? So, maraming salamat. Okay?